Panayda kag storya, dayali diri. Sabak daddy B, sabak daddy B, sabak daddy B, dayali diri. Sabak daddy B, sabak daddy B. Ayan, magandang araw sa inyo mga ropa. Ngayon magluluto tayo ng isaw sisig. Ayan, karaniwang sisig na natitikman natin baboy. Ito, pwede ito sa mga kapatid nating Islam. Kasi puro manok lang ang gagamitin natin. Yan, first step mga ropa. Hinugasan ko lang maigi itong bitukan ng manok. Tapos nilamas-lamas ko lang siya sa asin. Ayan, para sobrang linis. Itong step na to mga ropa, dalawang beses natin gagawin. Hindi ko lang pinakita kasi masyado ng mahaba. Ayan. Tapos hugasan mo ulit ng tubig. Tapos ide-drain mo ulit. Ayan. Tapos yan, maglagay ka ng luya. Pinitpit ko lang yung luya yan para pampabawas ng lansa. Lagyan mo ng sibuyas. Yan, dahon ng laurel. Tsaka paminta. Huwag mo nang lagyan ng tubig ropa kasi kusa naman magtutubig yan. Yan, takpan mo na lang siya. Ayan. Tapos pakuluin mo lang. Kita nyo, di ba? Kusa siyang nagtubig. Tapos haluin mo lang. Ayan. Mga 10 minutes lang natin siya pakuluan mga ropa para hindi siya masyadong madurog. Kasi pag na-overcook yan, may tendency na magkalasug-lasug yung bituka natin. Ayan mga ropa, pagtapos ng 10 minutes, iset aside mo lang muna yan. Palamigin mo yan para hindi tayo mahirapang maghiwa-hiwa. Ayan. Ganyan. Kailangan lang natin na maliliit na hiwa katulad nito. Ayan, ganyan lang kalaki ropa. Para sakto lang siya pansisig. Ayan. Tapos, sa malinis na kawali ulit, maglagay ka lang ng mantika. Ayan. Umpisa na natin palutungin yung bituka ng manok natin. Ayan, mga ropa. Lagi nyo lang siya babantayan para hindi siya masunog. Ayan. Tsaka iwasan nyo pala yung maglalagay kayo ng mga ipiprito nyo tapos hindi mainit yung kawali nyo kasi may tendensing dumikit yung ipiprito nyo sa kawali. Ayan. Kita nyo mga ropa pag ganyan na, malutong na yan. Iset aside mo lang din yan tapos sa pinaglutuan natin ng bituka, ilalagay natin yung atay. Magpiprito rin tayo ng atay. Ayan mga ropa. Antayin lang natin mag golden brown yan kasi mabilis lang din maluto yan. Ayan, kapag ganyan na yung itsura niya, pwede na yan. Ayan, hanguin na natin yan tapos tadtarin na natin. Ayan. Depende sa inyo ang gusto nyo muna palamigin bago nyo tadtarin. Kasi ako, ayan umuusok pa tinadtad ko na. Ayan mga ropa. Dapat ganito kayo kabilis magtadtad ha. Ayan, ako lang nakakagawa niyan. Tapos, ayan na, pag natadtad mo na, paghaluhaluin na natin, ilagay mo na yung atay ng manok, yung sibuyas. Ayan, walang sibuyas na puti, kasi nga mahal. Tapos, lagyan mo ng siling green. Yan, syempre siling pula. Hindi mawala yan. Tapos, mayonnaise. Tantya-tantya niya na lang mga ropa. Kung mahilig kayo sa mayonnaise, edi damihin nyo. Pero sa akin, tama na yung isang sachet sa isang kilo. Ayan, tapos onting toyo lang din. Tantiyahin nyo lang din kasi baka umalat. Yan. Tapos haluhaluin mo na. Ayan. Kapag ganyan na yung itsura nyan, hindi pa pwede yan. Siyempre, dahil wala kami sizzling plate, dito lang muna tayo sa kawali. Yan, maglagay ka rin ng butter. Isisizzling natin ngayon yan. Ayan, para kahit papaano maluto ng konti yung sibuyas tsaka yung sili natin, di ba? Kasi merong mga taong hindi mahilig sa mga hindi masyadong luto Ayan, katulad ko. Ayan, sizzling lang natin ng onte and boom, ayan. Okay na yan, ropa, ready to serve na yan. Masarap samahan to ng red doors, ayan, pulutan, masarap to mga ropa. I-testing nyo lang. Ayan, kung may mga request kayo mga ropa na ibang potahe pa, comment down below nyo lang at lulutuin natin yan. Ayan mga ropa. Ayan na, sarap ka partner nito ng
Alak Beer. Yun lang ulit, tropa. Maraming salamat sa iyong panonood.